So he's the owner of SM, SMBC, BDO, China Bank, NU, FEU, and why? What's up to all of you? And I am your Denver Castro. At ngayon ang ating mga tatalakayin at mga share ko sa inyong mga bagay-bagay. Ang mga bigating business lodi mo. So pag sinabing bigating, mga so let's learn their skills, paano ba sila nagsimula, and to know their diskarte, so that pwede din natin silang maging kagaya sa mga dreams natin. Okay, we have here is the top 5 business lodi mo. Lima sila. At ang ating 5 o top 5 muna ay si Mr. Manny Pangilinan. Most of all, to be honest, so yung aking unang business lodi mo, si Mr. Manny Pangilinan, dahil madiskarte siya at ang dami niyang mga business na nagawa. So ang kanyang net ipon o income ay $1.46 billion. At ito ang kanyang mga naging business. So, PB5, Meralco, Manila, PLDT, Smart, Token Cash, San Beda School, Metro Pacific Investment Corporation, Felix Mining. 3 hours later. Ang business. Pero, sa kabila ng kanyang maraming business, hangang-hanga pa rin ako kay Mr. Manny Pangilinan dahil lahat ng ito ay nataguyod niya naman. At nagbibigay siya ng serbisyo at nagbibigay din siya ng mga pangangailangan ng tao. Just like ito na nga, yung PLDT, Meralco, Tubig, Manila. So, isa yan sa mga basic need ng mga tao sa Pilipinas. So, sa dami-dami ng kanyang business, nataguyod niya pa rin. Kaya, siya yung una ko naging idol business kasi kahit marami siyang business, work hard siya. Talagang inspire ako dito, and I also pray for this person, Mr. Manny. That's a very good job. Sa atin namang top 4 ay si Miss Socorro Ramos, ang nag-iisang ari ng National Bookstore. Diba? Kilala ng lahat din yan. At ang kanyang net income ipon ay $3.1 billion. Malaki ah. She start working in a bookstore owned by her sibling. Because of her desire to have a business of her own, she earned enough money and founded her first ever bookstore with the help of her husband. She called it National Bookstore. Siya po si Miss Socorro Ramos, ang may-ari ng National Bookstore. Kaya naalala ko yung mga kaklase ko. Sabi niya, pahiram ako ng ballpen, pahiram ako ng lapis. Sabi naman ni classmate, punta ka kayo ng National Bookstore. Sa National Bookstore, mga paninda ng mga school supplies at mga gamit sa opisina. Ay, mga palibiro talaga to mga kaklase ko, no? At ang ating next top 3 bigating business lodi mo. Siya lang naman ang may-ari ng Universal Robina Corporations, Robinson Small, Harvard Business School, at yung Jack and Jill, Greatest White na kape. Siya ay si Mr. John. Anong pinagsasabing yung John Cena? Siya si John Gokongwei Jr. Ayo ha. Okay, siya si John Gokongwei Jr. Ang kanyang net income in other words is $5.3 billion. Palaki ng palaki to. He was also into the food manufacturing field since his business become extensive and commitment in the market. In this juncture, it become an opportunity for him to establish the Universal Robina Corporation. So, yun na nga, yung mga pagkain na business niya.
Speaking of pagkain, nagugutom ko. Okay, si Mr. Ito naman ha. Sa ating top 2 business lodi mo ay si Mr. Tony Tan Capcio. Kasi naman nakakakilala sa kanya. Eh, kilalan. Na-joke lang. Siya ang may-ari ng Jollibee. Ang pinakamasarap at pinaka-favorite restaurant ko dito sa Pilipinas. And alam ko naman lahat kayo ay nakakain na diyan. He had the passion to put up a food business. He started selling ice cream in 1975 and then later added spaghetti, hamburger, and french fries in his business. After 3 years of perseverance, dedication, and determination, he was able to establish his first food since 1978. At yun ay ang Jollibee. Oh, nakakagutom na naman. Si Mr. Tony Tan, idol ko po to. Na-discover ko yung kanyang discarte sa pagnenegosyo at magaling din to. Ang kanyang business ay Jollibee at isa rin po siyang co-chairman sa Double Dragon. Diba? Hindi naman literal na dragon. Rawr. Dragon business ng mga ano yan, mga pagkain yan. So, ang kanyang net ipon ay $3.5 billion. Magkakalit sila nito ni Gokongwei. Ni Gokongwei 5.3 din kay Tony Tan is 3.5. At ngayon, eto na. Eto na ang pinaka top 1 business lodi ng lahat. Kilala nyo siya. Well, kilala nyo. At kilala ko din to. Siya ang hari ng negosyo pagdating sa pagninegosyo. The one and only may-ari ng SM. Wag na natin ito patagalin. Siya si Mr. Hedrisi. Yes, yes. Siya po si Mr. Hedrisi. Ay, doon lang. At ang kanyang net ipon, 19. Come on! Sandali, hindi pa ako tapos. 19 billion! Diba? Laki, no? Hedrisi is founded of the SM Group of Companies. In 1958, he started his own shoe business in Quiapo, Maynila. Oh, nandiyan si Mayor Isko ah. Where he repairs and sells shoes. His business grew so fast that he was able to establish a small store in the same venue. So, siya po ay napaka-idol ko rin to. Mas lalo rin ako na-inspire for this business person. Ito po yung mga business niya. Akala nyo SM lang. Well, nagkakamali kayo. Ako nga rin, hindi ko alam ito eh. Pero meron siyang ibang businesses. Hindi lang po SM dahil gusto niyang tulungan ng lahat ng sambayanan. He has, especially the SM, is the owner of SMDC, BDO, China Bank, NU, FEU, at woo! Goodness. Siya rin pa lang may-ari ng Conrad Hotel. Oh. Doon sa may MOA. Akala ko MOA at yung SMDC lang yung kanya. Hedrisi is action in business. Hindi yung mga action star na barilan, suntukan, etc. Kayo talaga. Well, it's action in business dahil marami siyang mga pa-program na mga ginagawa. Marami din siyang fans. So, marami din nagpapaselfie dito, marami rin natutuwa dito, at marami rin mga nakaka-encounter dito na later on nagiging ka-partner niya sa negosyo, nagiging katrabaho niya, nagiging secure, etc. Diba? So, he's nice. Pero, sa kabila ng lahat, as Mr. Hedrisi is our top 1 business lodi mo, napakabuti rin po ng kanyang mga adhikain dahil marami na siyang natulungan mga scholarship, natulungan niya mga mahihirap na makapag-aral, na yung mga hindi makapag-aral, ngayon nakapagtapos at may maganda na ring buhay. Sa tulong po yan ni Mr. Hedrisi.
Believe din po ako dito dahil masipag po talaga to. He's a top billionaire, mabait din to. Marami din tong mga tinutulong tao. Mapaano mang estado, may kailangan ka sa negosyo, sa pagkain, etc. Lahat kaya kanyang tulungan. So, she's a very nice businessman. Dito, naging idol ko rin siya dahil nagpibis, ano rin kasi ang kinukuha ko, BSBA Business Marketing. So, natututo rin ako sa mga discard niya. Well, thank you po sa mga nanood and I hope you learn something. Ipagpatuloy lang po natin ang pag-aaral ng maigi kasi pagan sa pagtatrabaho. And someday, pwede rin natin silang maging kagaya. Kung gusto mo silang maggayain, it's okay. Basta mag-aral lang tayo ng maigi at magpakabait at lagi magdasal sa Lord. Dahil si Lord ang nagbibigay ng lahat ng mga yaman ng mga tao. Kung makitang masipag ka, determination ka, bibigyan niya ni Lord. Okay? So, thank you for watching. I hope you learn something. Like, comment, and share. Thank you dito sa panonood. And goodbye!